Pag-usapan po natin ang halaga ng bariyang ito. Ayan mga kapatid, baka meron pa po kayong mga ganitong coins. Alamin nyo lang po sa video na ito ang dalawang klase ng 5 peso nonagonal na maaari nyong ibenta sa mga kolektor. Tapusin nyo lang po ang video para makuha nyo po ang buong impormasyon patungkol sa bariyang ito. Okay mga kapatid, welcome po sa Usapang Barya. At sa video na ito mga kapatid, pag-uusapan po natin itong dalawang uri ng 5 peso coin nonagonal na may collector's value na. Okay, napakarami pong nag-aalok sa akin ng baryang ito mga kapatid. Ayan, makinig po kayong mabuti mga kapatid para makuha nyo po ang buong detalye sa baryang ito mga kapatid. Kung ano po yung dapat na kinokollect at kung ano po yung mga hinahanap ng ating mga coin collectors. Okay? At syempre, para po sa mga bago lamang dito sa ating Usapang Barya, ayan, still buying po ako ng mga ganitong coins. Ayan, yung mga nabili natin nung mga nakaraan, mga kapatid. Year 2009 na 10 peso coin. Ayan, baka meron po kayong mga ganitong coins. Baka hindi pa po kayo nagbubukas ng mga alkansa ninyo, mga kapatid. I-check nyo pong mabuti, baka meron po kayo nito. Ayan, mag-PM lang po kayo sa Barya Official PH. I-send nyo lamang po agad ang pictures nang inyong makikita na 10 peso coin year 2009. Ayan, kadalasan nakikita ito mga kapatid sa mga may alkansya na hindi pa nabubuksan. Ayan mga kapatid, binibili ko na po ito sa halagang 1,000 up to 3,500. Biruin nyo, 10 piso nyo mga kapatid ay 1,000 na ang halaga. So ito pa po yung isa na binibili ko, year 2007. Ayan mga kapatid, para po sa mga nagsasabi na meron silang year 2007 at 2009 dyan, ayan. Direct message nyo po ako sa Barya Official PH. Akala po kasi nung iba mga kapatid ay basta-basta lamang po nakikita itong mga hard to find coins na ating hinahanap mga kapatid, okay? So, hard to find na po ito at bibihira na pong makita dahil kukunti lamang po ang piraso nito. Binibili ko ito mga kapatid sa halagang 1,000 to 3,500 din. Depende yan sa kondisyon ng inyong makikitang barya mga kapatid. Okay, so 100% legit po tayo mga kapatid. Ayan, marami na po tayo nabibilhan mga coins. Ang gagawin nyo na lang mga kapatid ay i-double check nyo lang po yung mga barya ninyo at baka makakita kayo ng mga ganitong year ng 10 peso coin. Okay, so ito pa yung isa mga kapatid. Itong year 2006 na 5 peso coin, ayan. Baka meron pa rin po kayo niyan. Tandaan niyo yung taon mga kapatid, okay? So yan po yung mga may value o mataas ang collector's value. Dahil yan po ay isa sa mga problema ng mga collector sa kanya-kanya namin binubuong series mga kapatid, okay? So sana ay matulungan nyo rin kami mga kapatid, okay? Tulungan lang po. So ito pa yung isa mga kapatid. Ayan. Yung kadalasan kong nabibili, 1 peso year 2005. Ayan, baka meron kayo niyan, okay? So marami pa po ito, i-double check niyo lamang po. 300 to 700 po ang bili ko dito, depende sa kondisyon. Napakarami ko nang nabilhan nito mga kapatid. Ayan, i-review niyo po yung mga previous video ko. Ayan, nag-unbox po tayo ng mga nabibili nating mga barya sa ating mga viewers. Okay? Okay, kung makakakita kayo ay i-message nyo lamang po ako agad at isend nyo po ang litrato sa aking Facebook page, Barya Official PH. Ayan. Yan lamang po ay magme-message sa akin mga kapatid ng inyong makikitang hard to find coins. At syempre, still buying pa rin ako ng year 2006 na 25 cents. Makakita rin po kayo ng mga ganyan mga kapatid. Binibili ko na po yan sa halagang 1,000 up to 2,000 pesos. Ayan mga kapatid. So isinishare ko lang din po sa inyo mga kapatid kung ano yung mga posible na makita nyo pa sa inyong mga coins. Dahil yung iba, karamihan sa may mga tindahan dyan at may mga alkansya, yun po yung nakakapagbenta sa atin ito. Mapunta na po tayo dito sa ating topic na new generation currency na 5 peso coin
nonagonal. Ayan, ipapaliwanag ko sa inyo mga kapatid kung ano yung klase, kung ano yung taon na pwede nyong i-collect, pwede bilhin yan sa inyo ng mga coin collectors. Okay, so yung isang klase nito mga kapatid ay tinatawag naming error coins. Ganyan po yung hitsura niyan mga kapatid kapag tinawag pong error coins. So yan po yung sample ng error coins na binibili ng ating mga collectors. So makikita nyo naman sa gilid ng baryang ito mga kapatid na manipis po. At sa bandang kabila mga kapatid ay sumobra. At tila may nakakurba sa gilid nito mga kapatid. So dapat po yung makikita nyo ay ganyan na ganyan po yung hitsura mga kapatid. At maaaring pwede rin na mangyari sa 5 peso coin nonagonal yung mga ganitong error coins. Ayan. Ayan po ay kalimitan nangyayari sa ating mga coins mga kapatid. Hindi lang po alam nung iba na yan po ay nabebenta o kinokollect ng ating mga coin collectors. Kung sakali pong makakita kayo niyan mga kapatid, ang presyo po niyan mga kapatid ay umaabot sa 500 up to 3,000 pesos mga kapatid. Depende pa yan mga kapatid kung gustong gusto ng ating mga kapatid na kolektor ang pagkaka-error nito mga kapatid. Okay? So hindi po lahat ng kolektor ay bumibili ng error coins. Yung iba po hard to find lamang ang kinokolekt. Yung iba naman nagbubuo lamang ng series at yung iba puro error coins. So, pwede ko pong bilhin yan sa inyo, mga kapatid. Okay? So, isin nyo lamang po sa ating Facebook page kung makakakita kayo ng ganyan. Nagko-collect din po ako ng mga iba't ibang error coins. Kagaya nito, ayan. Ayan, mga kapatid. Yan po yung sinasabi ko sa inyo dati pa na double print o double struck. Okay? Kung makakakita kayo nyan, pwede nyo pong ibenta sa akin yan, mga kapatid. Meron pang isang 5 peso nonagonal mga kapatid na pwede nyong ibenta sa mga coin collectors. Yan po yung 5 peso coin nonagonal na may year 2020 mga kapatid. Yan pong year 2020 ay isa sa mga semi hard to find sa ngayon mga kapatid. Okay? So hindi pa malinaw sa mga kapatid nating collector kung magkano ang collector's value nito mga kapatid. Dahil nga ito ay bago lamang. Pero marami na rin kolektor ang nagko-collect nito dahil kakaunti nga lamang ang piraso ng 5 peso coin year 2020 mga kapatid. So sana nakuha nyo yung dalawang klaseng 5 peso coin nonagonal na pwede nyong i-collect at ibenta sa ating mga coin collectors. So hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng nakasubaybay dito sa ating Usapang Barya at salamat po sa lahat ng ating mga kapatid na kolektor at sumusubaybay dito sa Usapang Barya. For more updates mga kapatid, please like and share and subscribe mga kapatid para updated po kayo sa lahat ng mga videos na ating nilalabas patungkol sa halaga o value ng mga coins. Good luck po sa inyo mga kapatid. God bless and peace out.